Alright, welcome back to my channel mga guys. BP Sara, tinawag na isang political harassment po itong nangyayari ngayon sa kamera. Lalo na nasa pagtistigo nitong si Jimmy Guban mga guys to. Oh, napakasinungaling tong tao na to. Sinasabi niya na nagsinungaling daw siya sa Blue Ribbon Committee dahil tinatakot siya. At nag-recant siya mga guys hanggang sa husgado. Yun na ang sinasabi niya totoo. O kung sinasabi niya ang totoo, bakit siya nakulong at habang buhay pa? Yan ang klaro-klarong harassment ito sa mga pamilya Duterte, no? At tunghayan nga natin itong sinasabi ni Vice Presidente patungkol ito sa pangyayari. Sara Duterte sa pagdaon sa kanyang kapatid at asawa sa pagpupusnit ng bilyon-bilyong pisong halaga ng shabu noong 2018. Nauna nang itinanggi ng Congressman Paolo Duterte at Second Gentleman Attorney Mance Carpio ang akusasyon. Si Pulong! Si Mance! Sa pagdawit ni dating Customs Intelligence Officer Jimmy Guban, kina Representative Paolo Duterte at Attorney Mance Carpio sa pagpupuslit umano ng 6.8 billion peso shabu shipment noong 2018. Sabi ni Vice President Sara Duterte, hindi raw siya makakapagbigay ng pahayag sa ngalan ng kapatid at hinayaan niya raw magsalita kaugnay nito ang second gentleman. Pero ayon sa Vice Presidente, political harassment ito. Hindi lang dyan sa kaso na i-finile sa kanila. Lahat ito ay political harassment, political attacks. Nakikita niyo naman, lumabas siya nung umalis ako sa DepEd, lumabas siya nung nagsasalita na ako kung anong dapat ginagawa natin para sa ating bayan. Sinagot din ng Vice ang datos ng Department of Budget and Management na kabilang ang Office of the Vice President sa mga ahensyang may mababang budget utilization rates as of June 2024. Ang alam ko ang lowest is the House of Representatives. Sila yung lowest utilization rate. So, sila siguro muna yung unang-una magpresenta ng kanilang catch-up plan. Sa mga nakalipas na araw, umugong ang usap-usapan ng umano'y impeachment laban kay VP Sara matapos sabihin ni Roque sa isang video na naka-upload sa social media na may maghahain anya ng impeachment laban sa Vice. Sabi ng Vice, inaasahan na anya ito. Expected na natin yan dahil mainit nga ang politika ngayon dito sa ating bayan. Pero inuulit ko, sana ay hindi madala ang ating mga kababayan sa ingay ng politika, kundi dapat tutukan talaga natin yung totoong problema ng ating bayan. Handa rin daw ang Vice na sumailalim sa hair follicle drug test na ipinanukala ng kapatid na si Congressman Pulong na gawing mandatory para sa mga opisyal ng gobyerno. Nais daw niya makasabay sa drug test ang mga kapatid na sina Representative Pulong at Davao City Mayor Baste Duterte. Gumawa lang siguro ng guidelines yung mga tao nagde-demand ng drug test. Merong kukuha may third party na kukuha ng kanilang sample, tapos meron din kaming sarili naming sample para dalawa yung testing. Ngayong araw, nanguna si VP Sara sa book donation activity sa Davao City Library and Information Center. Binasahan din niya ng kwentong pinamagatang isang kaibigan ang nasa 30 mga bata mula sa iba't ibang orphanage sa Davao City. Mr. President, ah, klarong-klaro na yan na parinig ni Sara. Ah, parang indirect na sinasabi na, o sige, magpa-drug test kami muna bago ikaw, Mr. President. Asama na siguro yung buong pamilya mo. Alam niyo naman na grabe ngayon na pasabog ni Cathy Binag. Lalo na ngayon na nabanggit pa niyang dalawang anak ni First Lady, no? At meron pang bagong-bago talaga. Yung kachok-chakan daw ni First Lady na ano, security. Kasabay niya sa pagpupulburon at may kachuktsakan pa. Ganyan ba yung modelo natin First Lady? Ganyan ba yung hinahangad ng mga Pilipino na lasinggirong First Lady? Di naman siguro, di ba? That's why nagsasalita kami mga, ganyan mga guys. That's why dumadami ang mga taong nagbablog lalo na sa mga isyong ganito. Kasi nga naman, presidente, ha? Kung hindi lang kayo president, yung wala lang kayo sa Malacanang, wala kaming pakialam sa inyo, Lisa Marcos. Oo, wala kaming pakialam.
Kaya sa amin lang, ganyan pa kayo, inaapi-api nyo pa ang Duterte ngayon. Hindi pwede yan. Kaya talagang magsasalita kami. Alright mga guys, comment na lang kayo dyan kung ano sa tingin nyo dito sa sinabi ni VP Sara. At ito talaga ay political harassment. Alright, thank you for watching.